Ang tugon naman ng konseho na mag-aaral ng UP Diliman sa banta ni Duterte na tanggalan ng pondo ang UP kung itutuloy ang strike namin, sige, subukan mo, makikita mo kung gaano ang ilalaki ng mga pagkilos ng mga kabataan. Dahil in the first place, kaya kumikilos ngayon ang kabataan, kaya napipilitan na lumaban ng kabataan dahil sa kahirapan sa edukasyon, dahil sa palpak at pahamak na pagturon ni Duterte sa pandemya, napilitan ang mga paaralan na mag-shift sa online learning ng walang sapat na pondo, walang sapat na paghahanda. Ngayon, dahil sa kahirapan sa edukasyon na ito, nakikita po natin ngayon ang hanay ng kabataan na lumalaban para patalsikin si Duterte, dahil nakikita ng kabataan na si Duterte ang ugat ng lahat ng kahirapan na nararanasan namin ngayon sa online classes. Ngayon, kung susubukan niyang tanggalin ang pondo ng UP, wala itong maririn ibang epekto kundi ang laksa-laksang pagdaluyon ng kabataan sa mga lansangan upang ipanawagan ang libreng edukasyon, ang pondo sa edukasyon. Ngunit alam po natin na hindi ito mangyayari hanggang nakaupo si Duterte, dahil si Duterte, ano ang pinopondohan ni Duterte? Pinopondohan niya bilyon-bilyon ang NTFL truck, ang DND, ang pulisya at ang militar, na wala nang ibang ginawa kundi i-red tag ang mga kabataan, kundi arestuhin ang mga kabataan, paslangin ang mga kabataan. At nakikita natin ngayon, sa mga nakaraang araw, ano ba ang ginagawa ng kabataang estudyante sa loob ng UP Diliman, naglulunsad ng relief operations para punan ang kapalpakan ng rehimeng Duterte.